Naniniwala ka ba sa reincarnation o muling pagkabuhay? May pagkakataon ba na may ibang tao na di mo namang kilala pero nakakasama mo sa panaginip mo na parang totoo? May nakasalubong ka bang ibang tao na parang nakita mo na sa kung saan o sa isang lugar na gustong-gusto mong puntahan? Alam mo ba na ang mga ito ay maaaring sinyales na nabuhay ka na noong nakaraan? Kung mahilig ka sa mga kwento o mga pangyayari sa ating history, i-click mo na iyang subscribe button dito lamang sa Papa Star TV. Alam naman natin na may mga relihiyon na naniniwala na pagkatapos ng ating kamatayan, ang ating kaluluwa ay muling isisilang at mabubuhay sa ibang katauhan. Totoo man ito o hindi, may pagkakataon talaga na may pangyayari na hindi natin kayang ipaliwanag. Yung pakiramdam na parang naranasan mo na o nakita mo na ang isang bagay na sa totoo lang ay ngayon lang dumating sa buhay mo. Narito ang siyam na sinyales na ang isang tao ay nabuhay na sa nakaraan. Ang una, madalas kang nagkakaroon ng deja vu. Teka, ano ba ang deja vu na yan? Ang ibig sabihin ng deja vu ay already seen. Ito ay ang pakiramdam na parang nanggaling ka na dati sa isang lugar na ang totoo ay ngayon mo lang napuntaan sa buong buhay mo. May mga pangyayari o mga bagay na ngayon mo lang nakita at naranasan sa buong buhay mo. Parang pamilyar na sila sa'yo. Parang nakita o naramdaman mo na sila dati. Kung nakararanas ka ng ganito, maaaring nabuhay ka na dati o ang kaluluwa mo ay isang reincarnation. Ang pangalawa, napakasobra mong sensitibo. May mga salita na hindi naman ganun kasama pagdating sa iba pero parang sa'yo ay isang napakalaking bagay. Napakadali mong masaktan o sobrang saya mo sa isang salita o bagay na normal lang naman sa iba. Yung pakiramdam na may bagay o bisyon na gustong-gusto mong gawin pero kadalasan gusto mo lang mapag-isa at malayo sa ibang tao. Pangatlo, yung pakiramdam mo na hindi ka kabilang sa paligid mo. Ang mga reincarnated soul ay nakakaramdam na parang wala kang puwang dito sa mundo. Yung may sariling tahanan naman, subalit parang may ibang tahanan na gusto niyang hanapin. Laging lutang ang pag-iisip o kung bakit wala silang kagustuhan o kung paano makisali sa mga normal na aktibidad. Mas ginugusto nila na mapag-isa na lang kaysa gawin ang mga bagay na inaakala nila na wala namang halaga sa kanila. Ang mga reincarnated souls ay may kagustuhan na laging hanapin ang pamilya niya noong nakaraang buhay niya at mahihirapang ibilang ang kanyang sarili sa kasalukuyang buhay. Ang pang-apat ay ang kagustuhan mong puntahan ang isang malayong lugar. Ang isang reincarnated souls ay maaring magkaroon pa rin ng memorya na namuhay o nanirahan siya sa isang lugar at magkaroon siya ng kagustuhan na makita o magpunta muli sa lugar na iyon. At pwede rin namang kabaliktaran. Maaring ayaw na ayaw mo sa isang bansa o lugar dahilan na baka hindi maaaring naging maganda ang buhay mo o karanasan na naging buhay mo sa lugar na iyon. Panglima, mahilig ka sa malalalim na usapan. Maaring ayaw mo sa mga mabababaw at walang kwentang usapan. Subalit ubod naman ng marites mo ay ang daldal mo kapag sobrang seryoso na ang usapan. At dito ay interesado ka at ang dami mong sinasabi na ang usapan ay tungkol sa science, history at philosophy, kalikasan at iba pang katulad na paksa. Subalit napakadali mong maboring. Kung ang usapan lang ay mga laro, fashion, tungkol sa trabaho o yung mababaw lang na usapan. Pang-anim, nakakaalala ka ng mga pangyayari kahit di mo naman nararanasan pa. Hindi mo maitatanggi na may isang lugar talaga na pakiramdam mo ay nanirahan ka na doon. At minsan pa nga ay pumapasok sa panaginip mo. May mga parte ka ng kanta na naririnig o may mababasa sa isang libro na parang ang lakas ng connect sa'yo. Hindi mo man maunawaan
Nagkakaroon ka ng katanungan minsan sa sarili mo kung ano ba talaga ang buhay mo noong nakaraang panahon. Mas madalas na ang mga bata ang nakararanas nito dahil bago pa lang na-reincarnate ang kanilang kaluluwa. Pangpito, malayo ang loob mo sa mga magulang mo. Kahit mahal mo naman ang mga magulang mo at sobrang concerned ka sa kanila, may pakiramdam ka na parang ikaw yung black sheep sa pamilya nyo, na para kang itinakwil at wala kang sobrang close na connection sa pamilya mo. Minsan pa nga may pakiramdam ka na parang may iba kang pamilya sa kung saan, at may pagkakataon din na parang may iba kang magulang sa panaginip mo. Maaaring sila ang naging magulang mo noong nakaraan, at meron kang masaya at magandang alaala sa kanila noong nakaraang buhay mo. Pangwalo, hindi maipaliwanag na takot sa isang bagay. Halimbawa umano nito ay takot ka sa dagat. Maaaring nalunod ka noong nakaraang buhay mo. O sobrang takot ka sa apoy, na ang maaaring dahilan nito ay sasunog ka na matay noong nakaraang buhay mo. Ganon din ang takot mo sa mga patalim o sa mga nakakamatay na bagay. Kaya ang dapat mong gawin, harapin ang mga bagay na yon at sanayin ang bagong buhay mo na di takot sa mga bagay na yon. Dahil kung hindi, maaaring magpatuloy pa ang mga takot na yon sa hinaharap. At ang pangsiyam ay ang mga panaginip na parang totoo. Alam nyo ba na ang panaginip ay hindi lamang isang pantasya? Minsan ay napapanaginipan natin ang mga bagay na nangyari sa nakaraang buhay natin. Kaya kung madalas kang managinip ng mga tao o lugar na hindi mo kilala, maaaring napanaginipan mo ang iyong nakaraan. Marahil marami ka pang bagay na nararanasan o nararamdaman na magpapatunay na nabuhay ka na noong nakaraan. At yan ang gusto kong ilagay mo sa aking comment section. At siguro, maaaring soulmate mo ang partner mo sa buhay ngayon, nung taong bigla na lang dumating sa buhay mo, yung kayo na ang magkasama at magkatuwang sa buhay. Kung na-enjoy mo ang video ko na ito, inaanyayahan kitang i-click ang aking subscription button at ang aking notification bell para lagi kayong ma-update sa mga new upload videos ko pa. Maraming salamat po sa panonood at sana'y subaybayan nyo pa ang mga susunod ko pang video. Maraming salamat po. Stay safe.